Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon naman po, ang panibago pong kwento ni Amir. Dear Kuya E, isa na naman pong mapagpalang araw sa iyo at sa lahat po ng iyong taga-subaybay. Sana lahat po tayo ay malusog at nasa mabuting kalagayan. It's me again, Amir Kuya E. Tulad ng sabi ko po sa una kong sulat, ibabahagi ko po ang mga iba ko pang karanasan sa buhay at sa kapwa lalaki na masasabi kong nagbigay ng iba't ibang emosyon sa akin. Nagpagulo sa damdamin ko, pati na rin sa isip ko, Kuya E. Itong ibabahagi ko naman ngayon ay isang karanasan, 2 buwan pagkamatay ni Kuya Vince. Umalis ako upang makalimot sa naging karanasan ko at sa naging epekto nito sa buhay ko at upang kahit papaano ka ako ay mawaglit sa isip ko ang pagkamatay ng pinsan ko. Sa pamilya namin, Kuya E, tulad din siguro ng ibang pamilya, ay kapag may namatay sa pamilya ay lahat ng nasa malalayong lugar uuwi para masilayan sa huling pagkakataon ang namayapang mahal sa buhay. Isa sa mga ate ko ay nakapag-asawa sa Mindoro pero sa Manila sila naninirahan, si Ate Luz. Umuwi din siya kasama ang kambal niyang anak, si Naray at Randel. Mga bata pa sila noon, Kuya E, grade 2 pa lang sila. Dahil sa nakita nila ang epekto sa akin ng pagkamatay ni Kuya Vince, ay si Papa na mismo ang nagsabi kay Ate Luz na isama muna ako sa Manila habang hindi pa ako nag-aaral. Dahil ayos lang kinapapa ang desisyon kong tumigil muna sa pag-aaral dahil hindi po ako makapag-concentrate sa pag-aaral, Kuya E. Hindi rin po ako makakain ng maayos, hindi rin makatulog at lagi po akong binabangungot. Maigi, wika ni Papa na mailayo muna ako sa aming probinsya para makalimutan ko ang mga nangyari. Hindi man malinaw kay ate kung bakit ako ang sobrang apektado ay sumang-ayon naman agad ito. Natuwa pa nga siya ng bahagya ng sinabi ni Papa. Eto dahil nakita ko sa kislap ng mata niya na gusto nga niya akong isama. Ang sabi pa niya ay sige Papa, kung ayos naman itong si Amir sa Manila ay baka dun ko na rin patuloyin sa pag-aaral para naman makatulong ako sa iyo Papa. Dagdag pa nito. Ganun nga ang nangyari Kuya E. Pagkalibing kay Kuya Vince ay lumuwas din agad kami pa Manila nila Ate, Beba at Ate Luz. Sobrang haba ng biyahe namin Kuya E. 18 hours kaya naman sobrang pagod at hilo ako pagdating namin kinabukasan ng 7 a.m. sa Manila. Hindi naman siguro Mindoro to no? Kasi hindi naman 18 hours o depende siguro ko sa Mindoro. No. Pagkaagahan namin ay inakyat ako ni Ate Luz sa magiging kwarto ko at doon ay kinausap niya agad ako kung anong magiging araw-araw na gawain ko sa bahay nila. Kinabahan ako Kuya E dahil sa totoo lang ay wala akong alam na gawain sa loob ng bahay. Ang sabi pa niya ay alam kong wala kang alam gawin pero kailangan mong gumalaw dito. Wala si stepmother dito na mag-aasikaso sa'yo. Wika niya. Naalarma ako Kuya E dahil himig istrikto ang mga binitawang salita ng ate ko. Sabi niya, dito may trabaho ako. Umaalis ako ng 5:30 na madaling araw at umuwi naman ako ng alas 9 ng gabi. Si tata naman o ang kanyang asawa pumupunta din sa patahian ng nanay niya sa Guadalupe. At dahil andito ka na, ikaw na maghahatid at magsusundo sa 2 kong anak sa school. Mahaba nitong litanya. Pagkahatid mo sa mga bata sa school, mag-ipon ka ng tubig dahil hindi tuloy-tuloy ang tubig dito. Tapos, maglinis ka ng bahay. Ayoko nang madumi. Ayusin mo rin ang pagkalagay ng mga maruruming damit ng mga bata sa lagayan. Dagdag pa niya. Hindi pa ata niya natatapos ang lahat ng sasabihin ay nagtanong na ako kung asa na pala si Ate Beba. Bakit nahiwalay sa amin at ang sabi nito ay doon kina Uncle Rojas nila, kapatid ng mama, nila sila nakikitira dahil sila ang nagpapaaral sa kanya sa kolehiyo, sabi nito. Lahat ng gawaing bahay ay binili niyang gawin ko, pati ang pagluluto at sa araw din na yon ay tinuruan niya ako
kung paano gawin lahat ng mga sinabi niya. Wala na akong nagawa kung di ang sumunod dahil andun na ako sa poder niya. By the way, Kuya E, half-sister ko po siya, iba ang nanay niya sa akin. Hindi ko rin alam kung dala ba ng bigla ang pag-asawa niya na wala sa plano at bigla ang pagiging nanay, kaya bigla siyang nagbago. Napaka-stricto nito. May kaliitan man ang apartment nila ay nahirapan pa rin ako sa paglilinis dahil nga sa hindi ako nasanay sa gawaing bahay. Bagamat dalawang palapag ito ay dalawang kwarto lang naman sa taas ang ibabang at ibabang bahagi ay siya ng kusina at sala na pinag-isa. Sa umaga, kailangan kong sumabay magising sa ate kumpara sa ate ko para asikasuhin ang pampaligo, pampalit ng damit ng mga bata at mga agahan nila. Pagkatapos ay iahatid ko sila sa school. Pagka-uwi naman ay maglilinis na ako, magliligpit ng higaan nila at sinasabay ko na ang pag-iipon ng tubig. Yan ang naging araw-araw na gawain ko mula Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit naman ng Sabado ay sapilitan niya akong isasama sa pagsamba sa El Shaddai sa Luneta para may katulungan siya sa mga bata na sa mga karga ng mga to dahil laging overnight ang ginagawa nila. Kaya naman ang daming bit-bit. At sa Linggo naman ay pagtutulungan naming labhan ang naipong labahin nila. Halos gabi-gabi Kuya E ay umiiyak ako nung una at pangalawang linggo ko sa kanila. Sising-sisi ako na sumama dahil sa totoo lang ay nahihirapan ako. Hindi pa man ako nakarinig ng galit sa ate at na-appreciate naman niya ang mga ginagawa ko. At madalas may pasalubong siya sa akin na hopya at kung ano-ano pang uwi niya, pero sa gawaing bahay ako, talagang nahihirapan. Kuya E, mahirap pala kapag nahiwalay sa magulang na wala kang alam gawin kundi kumain, matulog, maligo. Sobrang nanibago ako sa naging buhay ko sa poder ng ate ko, Kuya E. Isang araw, Kuya E, first week of March noon, kasalukuyan ako naglilinis dahil naihatid ko na mga bata sa school ay biglang nakarinig ako ng pagtawag sa pangalan ko mula sa kapitbahay. May tawag daw ang ate at gusto raw ako makausap. Pagkabigay sa akin ng telepono ay pagalit agad ang bungad ni ate sa akin. Si kuya mo tata, andyan ba sa bahay? Tanong nito. Ay wala na po ate, nakaalis na po kaninang alas 8 pa, ang sagot ko. May ex-army na kabatch niya ang pupunta dyan sa bahay, makikitira daw pansamantala. Nasa parkingan ng tricycle sa may labasan. Gagong tata, telepono ba naman dito sa trabaho ko ang binigay eh may telepono naman sila nanay sa pwesto nila. Maktol nito. So bakit ka po napatawag ate? Usisa ako. Hindi nga alam ni Ralph ang papunta dyan sa bahay. Kanina pa raw siyang madaling araw dun sa labasan. Patayin mo muna yung gripo sa likod tapos sunduin mo siya. Doon kapag may makita kang mukhang kano, siya na yun. Dagdag pa nito. Sige po ate, puntahan ko na po. Pagkatapos noon ay binaba na niya ang telepono. Agad naman ako nagtungo sa bahay. Pinatay ko ang gripo sa likod, nagpalit ng damit. Sinarado ang bahay. Sabay alis dahil marami pa akong kailangan gawin. Naglakad lang ako Kuya E dahil malapit lang naman ang parkingan ng tricycle sa amin. Pagdating ko doon ay napansin ko agad ang isang mamang nasa edad 40 to 45 na nagkakape sa mesa na nagtitinda ng kape tinapay sa may parkingan. Nahihiyaman ako ay nilapitan ko pa rin. Sir Ralph, ikaw po ba yan? Tanong ko. Oo, ako nga ito, Tutoy. Ikaw ba si Amir na kapatid ni Maring Luz? Tanong nito na tumango lang ako. Napansin ko na parang naglayas ito sa dala niyang bag. Dalawa kasi na malaki. Isang malaking backpack at na pangsundalo at isang shoulder bag din na malaki na pangsundalo pa rin. Tumayo na ito at lumapit sa akin. Bubuhatin ko sana Kuya E. Ang isang bag dahil maglalakad kami kako pero napakabigat pala nito kaya hindi ko man lang naiangat. Tumawa ito nang makita niya ang ginawa ko at ang sabi ay mag-tricycle na lang daw kami kasi mabibigat ang bag ko. Wika niya. Nilapitan ko ang tricycle na nakapila sa unahan at sinabi kong ihatid kami sa apartment.
ng mga sundalo kako. At agad naman, tumango ang driver. Pagdating namin sa bahay ay tinanong ko kung nag-agahan na. At sabi niya ay okay na yung kape at tinapay na kinain niya kanina. Nagpaalam ito na makiligo daw siya dahil sobrang init daw sa parkingan. Tumango naman ako dahil sa totoo lang ay nahihiya ako sa kanya at hindi rin ako sanay makipag-usap sa hindi ko kakilala. Kahit nga ang asawa ng ate ko ay hindi pa kami nag-uusap. Paglabas nito sa banyo, nakatapis lang ito at halatang walang brief. Hindi ko maiwasan ang mapatingin sa kanya at doon napansin ko na napakapogi pala nito. Bagamat may katabaan ay bagay naman sa kanya. Matangkad siguro, six-footer. Maputi, mabuhok ang buong katawan. Ngumiti ito sa akin at hinaplos ang hinaharap niya. Napahiya naman ako sa tinura nito kaya nagbawi ako ng tingin. Huwag kang mahiya, Amir. Sanay na ako sa mga ganyang titig, mapababayo lalaki. Pagyayabang nito na siya namang lalong nagpamula sa akin. Tinalikuran ko na lang ito at pumunta sa likod upang buksan ng gripo. Nagboluntaryo naman itong magluto ng pananghalian namin. Pagsapit ng alas 10, siya na rin ang bumili ng ulam namin. Namangha naman ako sa niluto nito dahil magaling pala siyang magluto. Nahihiyaman ako ay napilitan na rin sumabay kumain sa kanya dahil mapilit ito. Alas 2 ng hapon, tinawag na naman ako ng kapitbahay at nasa linya naman ng telepono si Kuya Tata. At na makausap ko ito ay kinumpirma niya kung nasa bahay nga si Sir Ralph. At sabi ko naman opo, kaninang umaga pa po. Nagbilin ito na uuwi ng amaaga at iinom daw sila ng kumpare niya. Saktong alas 4 ng hapon nang dumating si Kuya Tata at may dala na itong Red Horse na malalaki. Isang case at inutusan akong ilagay sa rep. Pero sabi ni Sir Ralph ay siya na lang daw. Tinulungan ko pa rin at panay ang puri niya sa akin habang kausap niya si Kuya Tata. Mabait daw ako. Yun nga lang ay tahimik at mahiyain. Sabi naman ni Kuya Tata ay tagabundok kasi yan pare. Panunuya nito sa akin. 6 PM pa lang ay kumain na kami ng mga bata. At bago ako umakyat sa taas ay nagsabi si Kuya Tata na doon din sa kwarto ko matutulog si Sir Ralph. At sabi ay malaki naman daw ang kutsyon. Kasya ang dalawang tao. Kinabahan ako dahil napapansin ko na parang manyakis itong kumpare niya dahil sa ilang oras pa lang namin na magkasama sa bahay ay napapansin ko na ang kakaibang titig nito sa akin. At tinanong din si Kuya Tata kung bakla daw ba ako kasi sobrang mahiyain daw ako. Ang sabi naman ni Kuya Tata ay hindi, may girlfriend daw yan sa probinsya. Sabi ng ate niya, wika pa nito. Akala ko ba din kasi hindi makatingin ng diretso sa akin. Paglilinaw naman ni Sir Ralph. Umakyat na ako sa taas pagkalikpit ko ng pinagkainan namin ng mga bata. Ngunit nang dumating si ate ay binili na ako na huwag munang matulog hanggat hindi pa natatapos uminom ang asawa niya at kumpare nito. Dahil ayaw daw niyang maiwang di malinis ang sala lalo na ang mga ginagamit ng mga ito. Inaantok man ay wala akong magawa kundi ang sumunod. Pinababa ako ni ate at doon na lang daw ako manonood ng TV sa sala. Pasado alas 12 na nang matapos sila uminom at pagkalinis ko ng mga ginamit nila ay agad na umakyat si Sir Ralph naman ay hindi ko alam kung bakit may 30 minutes na ata sa CR eh wala naman akong naririnig na buhos o flash ng tubig. Agad akong humiga patalikod at bumaluktot ako habang nakatalukbong at sinadya akong gumilid para mas malawak ang space ni Sir Ralph. Ilang saglit pa naramdaman ko ang pagsara ng pinto, pagpindot ng lock at pagkuan ay humiga ito sa tabi ko. Nakatalikod man ako ay wari kung nakangisi ang taong nasa likod ko. Palagay ko nakaupo pa lang ito. Maya-maya pa ay nagsalita ito ng mahina, "Utoy, tulog ka na ba?" Tanong nito. Hindi ako nagsalita. Hinawi nito ang kurtina sa bintana bago niya pinatay ang ilaw. Kaya naman maliwanag pa rin sa kwarto dahil sa ilaw na nagmumula sa poste sa labas. Nagulat ako sa sumunod na ginawa nito dahil hinila niya ang kumot ko kahit na may kumot namang nakalaan para sa kanya.
Hinaplos niya agad ang hita ko kaya napabaliktad ako ng higa. Sir, bakit po? Tanong ko na natatakot na. Umiti lang ito at ang sabi ay para daw kasing kutis babae ang kutis ko. Napakalakas ng kaba ko, Kuya E. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko at kung paano ako magre-react sa ginawa at tinuran nito. Nakita kong nagubat ito ng damit at short at brief ang tinira niya kaya lalo naman akong kinabahan lalo't hindi nakaligtas sa mga mata ko na may isang bagay sa loob ng brief niya na nanggugumalit na parang mais na nakasukbit. Humiga ito sa tabi ko at agad akong niyakap. Sir Ralph, hindi po ako sanay na may nakadikit sa akin sa pagtulog. Wika ako at akmang tatayo ako pero pinigilan niya ako. Tuloy, wala akong gagawin sa'yo. Tutoy, wala akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan. Bulong nito. Pero sir, wag mo na akong sinisir. Kuya Ralph na lang, wika nito. Kuya, sasahig na lang po ako kaya kayo na lang po dito sa kutsyon, sabi ko. Ngunit hindi ako makawala sa pagkakayakap niya. At ang sabi pa nito ay sige, kapag nakawala ka ay ako ang matutulog sa sahig, pang-asar nito. Mangiyak-ngiyak na ako noon, Kuya E, dahil bumabalik sa isip ko yung sapilitang pagpasok ni Kuya Bin sa akin. At dahil doon ay nanginginig na ako sa takot, ngunit parang baliwala lang kay Sir Ralph. Iniangat nitong baba ko at hinalikan ako sa labi. Mariin, mapusok, at parang hayok siya. Hindi pa makontento, pisngi ko naman ang hinalikan nito. Pati yung dila niya, nilagay sa tenga ko. Umiiyak na ako nun, Kuya E, at nagmamakaawa sa kanya na tama na pero parang lalo itong naging bingi. Tinanggal niya ang sando ko at mabilis lang din niyang natanggal ang short ko kasama na yung panloob. Tumawa ito na makita ang paps ko na hindi patuloy nun, Kuya E, kahit na first year high school na ako. Toy, supot ka pa pala, wika nito. At ang sabi pa ay gusto niya ng ganun. Pinasadahan niya ang buong katawan ng kanyang dila. Gayon paman, hindi ako nakaramdam ng kahit anong init dahil nang ibabaw ang takot at galit sa isip ko. Pinagsawaan niya ang aking katawan, pati nga yung aking butas. At sinubo niya ang aking paps. At dun siya nagtagal. Hindi niya tinigilan yon hanggang sa mag-standing ovation na. Nagtugumpay naman siya, Kuya E. Sabi nga na patigas niya. Magaling siya, lumantak. Kaya mabilis naman akong sumabog. Inubos niya yon, Kuya E. Nilunok. Pagkatapos inutusan niya ako na gawin ko rin daw sa kanya ang ginawa niya sa akin. Umiiling ako, Kuya E, at sabi niya ano daw ang gusto ko. Pumasok o isubo ko na lang ang paps niya. Pumasok siya sa akin o isubo ko na lang ang paps niya. Hindi pa rin ako umimik, Kuya E. Naisip ko, bahala na basta kung sakaling pumasok siya ay iipitin ko ang aking butas sa isip ko para hindi niya ako mapasok. Tumawa pa ito at ang sabi, mas gusto ko raw ata na pasukin niya. Kaya naman nilawayan niya ng marami ang aking lagusan. Pero bago niya subukang pumasok ay pinahawak niya sa akin ang kanyang paps na American size. Kung di ako nagkakamali, baka 8 inches yun. Kasing taba nga ng mais, halos. Hawak-hawak niya ang kamay ko at tinaas niya. Taas baba niya ito at parang lalo pang humindig ng akma na niya akong pasukin ay sinadya kong ipitin ang aking butas. Nasaktan man ako sa pagpilit niya, naisip ko na hindi mo ako mapapasok. Bugok, bulong ko sa sarili ko. Inutusan akong i-relax ko raw pero hindi ako sumunod. Nang tumigil siya, akala ko panalo na ako pero nagkamali pala ako, Kuya E. Dahil hinila niya ako pababa sa gitna ng dalawa niyang mabuhok na hita habang pinasok ang bibig ng sapilitan. Doon, Kuya E, ginawa niyang lagusan ng aking bibig. Gusto kong sumigaw, humingi ng tulong pero natakot ako sa banta niya na papatayin niya ako, Kuya E. Bagamat nakainom siya ay hindi naman nagtagal ay sasabog na ang bulkan nito. Bago pa ako makareact ay naisubsob na niya lahat at sinagad sa aking lalamunan ang kanyang paps habang nauungol siya.
Nagmumura habang binibigkas ang salitang, "Ang sarap utoy, sarap mo." Pinutok, sumabog na nga sa aking lalamunan, Kuya E, at nakain kong lahat ng sapilitan. Pagkatapos noon, umiyak ako ng umiyak para naman siyang nahimasmasan pagkakita sa akin. Walang patid ang paghingi niya ng tawad at paghihingi ng sorry pag-aalo sa akin, subalit masamang tingin lang ang ganti ko. Kinabukasan ay hindi ako makagalaw, Kuya E. Masakit ang katawan ko, lalo na ang bunganga at lalamunan ko. Inaapoy ako ng lagnat at napansin ko na punong-puno ng kiss mark ang katawan ko. Nang akamang gigising ako ni ate at hindi niya tinuloy nang hawakan niya ako at inaapoy ako ng lagnat. Narinig ko naman na nagsabi si Ralph na siya na daw ang bahala sa akin. Dahil mahalaga ang bawat araw kay ate ay pumasok pa rin ito at si kuya tatamo na ang naghatid sa mga bata bago ito pumunta sa patahian nila. Pagkaalis nilang lahat, nawala din si Sir Ralph at pagbalik nito ay may mga pinamili siyang gamot at prutas at pinaghanda niya ako ng pagkain. Pero hindi ako makakain, Kuya E. Panay ang hingi niya ng tawad sa akin at hindi niya alam ang ginawa niya. Kaya naman nagtataka ako, Kuya E. Umayos naman ang pakiramdam ko pagsapit ng hapon. Nagtagal si Ralph kinaate dahil nilalakad daw niya ang muli niyang pagbabalik serbisyo at nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Napakabait niya at hindi na rin niya inulit yung nangyari. Ngunit bago ang pag-alis niya after 2 weeks ay nakipag-inuman siya kina Angel sa kabilang apartment, anak ng opisyal na tumutulong sa kanya sa pagbabalik serbisyo niya, at narinig ko pinag-uusapan nila ako. Habang naglilinis ako ay nahulog ang pantalon niya nakasabit. At nang pulutin ko ito para ibalik sa pagkakasabit, may nahulog na isang pakete ng sigarilyo. Nagtaka ako dahil hindi ko naman nakikitang nagyoyose ito. Sa pagtataka, binuksan ko ito at iba ang nakita ko. Marijuana. Kuya E, ngayon ko napagtanto na kaya pala siya nagtagal sa CR nung gabi, unang gabi niya sa amin, dahil gumagamit siya ng marijuana. Dali-dali ko itong binalik sa bulsa niya sabay sabit nito. Alas 3 pa lang ng hapon ay natapos na sila at umuwi na siya sa amin. Pagkapasok niya ay tinawag niya ako. Ang sabi niya, uuwi na raw siya kinabukasan. Hindi ko siya sinagot. Bagamat naging maayos na ang pakikitungo niya sa akin, ay ilag pa rin ako sa kanya at hindi ko ito masyadong kinakausap hanggat wala akong importanteng sasabihin sa kanya. Minsan, niyayaka pa rin ako sa pagtulog at minsan, hinahalikan din niya ako. Hindi na lang ako nagre-react dahil sa takot. Hindi naman niya sinubo ang aking paps at hindi na rin nagpasubo. Subalit nung hapong yun, humiling siya na ulitin daw naming gawing yun na hindi ako napipilitan at nasasaktan. Ayon pa sa kanya ay hindi raw siya naniniwala na straight ako. Hindi pa rin ako sumasagot. Lumapit siya sa akin habang nakaupo ako sa sofa. Nang akma niya akong hawakan, umatras ako, subalit lumapit uli siya. Ang sabi, huwag daw akong matakot. Bibigyan daw niya ako ng pera at kung papayag daw ako ay tutulungan niya ako sa pag-aaral ko kapag nakapagbalik siya sa serbisyo. Payag lang daw ako ay bibigyan niya ako ng 5,000 at inilabas niya yon sa wallet niya at inabot sa akin. Laking pagkakamali ko, Kuya E, nang inabot ko ang pera dahil badya na yon ang pagpayag ko. Gayunpaman, hindi niya ako pinasok sa aking lagusan subalit pinasubo niya. Pinuhat niya ako at pinatong niya ako sa kanya ng pabaliktad. At doon, habang nilalantakan ko ang paps niya, ay ganun din siya sa akin. Nauna akong nagpasabog ng bulkan, Kuya E, at hindi nagtagal. Ganun din naman siya. Binaliktad niya ako pagkatapos mariing siniil ng halik at nakiusap na tumugon ako. Wala sa sarili na tinugon ko siya, Kuya E. Unang round yun. Akala ko yun na yun. Pero yung 5K pala ay 3 rounds daw dahil nakadalawa pa kami kinagabihan. Nagising ako kinabukasan na may naiwang sulat sa tabi ng unan ko. Binasa ko agad yun. Hindi naman akong pinasok ni ate ng maaga sa kwarto dahil Sabado naman yun. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa laman ng sulat ni Ralph dahil ayon dito, si Lies daw talaga siya. Kaya daw siya hiniwalayan ng kanyang asawa at pinatanggal sa serbisyo dahil bukod sa may
May iba pa siyang inaanakan ay nahuli din daw siya ng misis niya na may kaniig sa kampo nila. Nagsabi ito na gusto niya ako. Una pa lang, niya ako nakita at pangako nito na tutulungan niya ako sa pag-aaral ko. Kinausap na rin daw niya si ate na huwag na akong pauwiin at doon na mag-aral sa Manila. Inamin din niya kina ate na may nangyari sa amin. Pero ang sabi daw niya ay hindi ko ginusto. Ganun pa man, nangako siyang sagot niya ang tuition ko. Wala sa kamalayan ko na nagdesisyon na si ate para sa akin dahil para daw naman sa kinabukasan ko yun at maigi daw na doon ako sa Manila mag-aral kaysa sa probinsya. At ayon pa dito, kung di ko gusto si Ralph ay ayos lang daw naman. Gamitin ko lang daw ang pagkakataon para makapag-aral sa Manila, siya na raw ang bahala. Magsabi kay Ralph kung magkano ang dapat na ipaalawan sa akin at huwag daw ako mag-alala. Dahil after 2 years pa bago siya makapagbakasyon, pag nakabalik na sa serbisyo at pagkatapos nun ay every 5 months daw bago siya makapagbakasyon. Wala na akong nagawa Kuya E kundi ang sumabay sa agos at yun nga nangyari. Naging maayos naman Kuya E yung pag-aaral ko, subalit nalaman pala ng mga kapitbahay namin ang sa amin ni Ralph, kaya naman naging tampulan ako. Ngunit sa katagalan ay nasanay na lang din ako. Nagkaroon din ako ng girlfriend, Kuya E, at ito ay si Irene. Hindi nalaman ni Ralph ang tungkol sa kanya. Naging sweet si Ralph sa bawat text niya sa akin. Siya na rin ang bumili ng cellphone ko noon, Kuya E. Mahal pa ang Nokia 1110. Noon, Kuya E, hindi nagkulang sa alawan sa akin si Ralph. At kahit kailan ay hindi rin na-delay ito. Masasabi ko na may nagbago sa nararamdaman ko kay Ralph. Tanggap ko na ang pagkatao niya at minsan nangingiti ako kapag ka-text ko siya dahil napaka-sweet nito. Sa madaling salita, natutunan ko na rin siyang tanggapin at kahit papaano ay may nararamdaman pa rin na rin ako sa kanya nung panahon na yon. Natapos ako ng high school at nagpatuloy ng college sa Makati, Kuya E, pero naulot ito nang mabuntis ko si Irene at nalaman ko yun ni Ralph. Nagalit ito at dahil dito ay tinigil niya ang sustento niya sa akin. Inuwi din sa Cavite si Irene ng magulang niya hanggang wala na akong nabalitaan sa kanya at sa anak namin, Kuya E. Balita ako kay Ralph na nakahanap na raw ito ng iba. Ngunit sa pagkakataong yun ay babae na, Kuya E, at nagsasama na daw sila sa Pangasinan. Ako naman ay nagpaalam kay ate na uuwi muna sa probinsya at kinukulit na rin ako nila papa na umuwi. Kaya pagka-withdraw ko sa naipon ko, galing sa mga binibigay ni Ralph noon sa akin ay umuwi na ako sa amin. Iniisip ko na babalik pa ako, subalit dinala ko na rin lahat ng gamit ko. Nalungkot man si ate, tinanggap niya ako at hindi pinigilan. Habang nasa NLEX ay ako, Kuya E, lulan ako ng Victory Liner ay nangingiti ako. Dahil malamang sa malamang, maraming magugulat sa akin. Hindi lang dahil sa itsura ko, kundi dahil marunong na ako sa gawaing bahay. Marami akong natutunan sa Manila, Kuya E. Natuto din akong sumabay sa agos ng buhay. Naging puhunan ko man ang katawan ko sa pamamagitan ni Rob, ay wala akong pinagsisihan dahil naging malaking bahagi siya ng pagkatao ko ngayon. Ganoon man siya, ay binusog niya ako sa pangaral. Naalala ko rin ang pag-iyak niya sa akin nung huli niyang pagpunta sa inuupahan naming kwarto. Actually, hindi siya bagay ng ganun dahil lalaking lalaki siya. Subalit sabi nga nila, kapag talagang tinamaan ka ni Cupido ay wala kang ligtas dito, kundi magpaalipin sa nararamdaman mo. Hanggang dito na lang, Kuya E, at abangan niyo po ang karugtong ng buhay ko sa probinsya at ang magiging kwento ng buhay pag-ibig ko pagbalik sa Manila. Maraming salamat sa iyo, Kuya E. Hanggang sa muli, God bless at more power. Lubos na nagpapasalamat, Amir. Ito na naman, no. Minsan nakakalungkot din talaga ng mga gantong mga kwento. Pero yun, siguro sa mga karanasan nun talaga sa buhay, no, ang mangyayari, tatanggapin mo na lang those. Ikaw kasi masyado kasing bata ng mga nangyari. Unang-una dun sa kay Kuya Vince mo. Tapos nangyari pa pala dito sumunod sa ano, sa sundalo, no? Do kahit sasabihin na nga natin na nakatulong siya sa iyo, pero syempre nung mga panahon na 'yon, alam ko naman na yung isip mo naman ay hindi pa ganoon ka ano ba,
diretso na nakasanayan mo na lang, so tinanggap mo na lang, so mabay ka na lang sa agos. Tapos eto naman, meron ka namang ate na dapat magtatanggol sa'yo, eh hindi din. Kumbaga inulugmok ka rin doon sa ano, sa doon sa kay Rob. Pero yun nga, sabi mo nga wala ka namang pinagsisihan. Yun ang pinaka-importante sa lahat, na sa'yo mismo, sa sarili mo. Do, yun na nga yung humubog, no, sa pagkatao mo. Anyways, maraming maraming salamat Amir, at aabangan natin muli ang susunod na kwento dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.